Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes, good morning, start of the week. It's already, 9 days na lang. Ay, grabe, 9 days, mga tambayers, katambay. Ako pa si Atty. Nick dito sa programang Tambay. Kasama, of course, ang Diwata, si Diwata Mikmik. Batiin mo na ba? Magandang tanghali po sa ating lahat, mga katambay, sa ating friends, families, correct, and fans. Ako po si Miss Faye, na tawag niya sa akin ngayon, Diwata Mikmik. At sa ating pong mga kapatid na katoliko, start na po ng simbang gabi. At simbang gabi siya. Yes. Uy, napansin mo, sino yung guwapings na nandito? Ba't wala si Kuya Winner? Kuya Winner, bumalik ka na. Wala si Kuya Winner. Kasi nakaka-distract eh. Sino ba ito? Ay, sir, dumating ka na. Makaupo ka na sa pwesto mo. Guwaping eh. May bago kaming dito, head ng technical group. Oh, guwaping oh. Kaya hindi alamin natin ang pangalan pagdating ng commercial break. Okay. Uy, mga katambay, tambayers, mga sa Mindanao, di ba? Nilindol nung Sabado, no? Sabado. Mm-hmm. Medyo malakas yun, ha? 6.9, yes, almost 7, ano? Commiserate with you and ingat po kayo and yung lahat ng pwedeng tumulong, sana magpaabot na ng mga tulong nila. Opo, hindi po ito yung panahon na mamumuliti ka tayo. Correct. Just our sides. Ito po yung isa sa mga panahon kailangan nating magkaisa para po makatulungan ng ating mga kababayang na apektuhan ng lindol. Kasi hindi lang siya yung isang lindol lang. Siyempre may mga pasunod-sunod pa siyang aftershocks. Yeah, aftershocks. At hanggang ngayon daw meron daw aftershocks eh. So ito po, ulitin natin, wala itong kinalaman sa administrasyon. Ito po ay bahagi ng kalikasan. Yes po. Kalikasan. Eh yun, so tulungan po natin sila, magpaabot tayo ng tulong dahil kailangan nila syempre yung mga tent, yung mga nasalanta, yung mga bahay nila, gumuho, saka tubig at pagkain. Yes po. At since malamig na yung panahon ngayon, sana kung may mga balabal kayo. Ako, yung mga linen. Linen, so kailangan nila yan. Tulungan po natin ang ating mga kapatid sa Mindanao. Ayan. Ngayon, alam mo ba, kagabi, napuinuyat ako ni babatiin ko of course ang aking bagong BFF online. O, di ba? Di, nagchikahan kasi kami, nag-online reading siya. Oo, si Chuvanez. Chuvanez ng Kalentong. Kahit na isang kembot lang siya sa akin. Skype kami. O, di ba? Si Chuvanez. Hi, Chuvanez. Chuvanez, like si Chuvanez the... Yeah, Chuvanez. The vlogger? Hindi, and iba. Basta okay. Chuvanez siya. Okay, fine. Chuvanez. Ayun, nagpa-oracle reading kasi siya. Nag-online kami. Yung usapan namin, 1 o'clock lang. Ay, 1 hour lang. Okay. Diyos ko, natapos kami after 3 hours. Oh, kamusta naman ang... 3 oras. Ang nakakatuwa naman, pero nakakatuwa kasi sabi niya meron daw siya ipapadala sa akin. Ay, yay! May pa-Christmas, buti po siya nagbibigay. Sa atin, walang nagbibigay na iba, no? Ay, magbigay naman kayo. Charot. Uy, 9 days na lang. Kumusta ang preparation mo for Christmas? Eh, sa akin naman, simple lang naman yung Pasko. Mm-hmm. Kasi strong and independent. Wow! Independent. Nahuhulog lang naman niya sa hagdanan. Paghulog niya, tumaas ang skirt. Strong and independent living with a cat. Uy, nakaget over ka na ba sa Christmas party natin nung Saturday? Eh, kailangan mag-move on. Move on na ka agad? Oh, kailangan mag-move on. Ako, hindi pa ako nakaget over eh. Kanino? Ha? Marami. Uy, huwag niyo na alam yun. Ano bang, itago na lang natin siya sa pangalag? Uy, kasi sinusubsob tayo ni Boklo. Oo. Di ba? Kita mo yung kamay niya? Parang sasabunutan ka na, nakita mo? Hayop siya. Pati ako dinikit talaga. Ano gagawin natin? Siyempre, smile tayo, di ba? O, smile lang tayo. Nakuha mo ba number? Ha? Puntahan natin. Oo. Hanapin natin.
Nandun lang yung sa Pasay, malapit sa inyo. Puntahan natin. Oo, sige, go. Go, go. Mamaya, puntahan na natin. Kaloka. Samantalay natin, baka unahan pa tayo ni Boklo. Ayan, mga katambay. Kumusta ang inyong magiging preparations, ang inyong preparations para sa Pasko? Kasi 9 days na lang, ano? Mm-hmm. Ang bilis, ano? Eh, yun nga. Anong una nating pag-uusapan, di ba? Bukod sa Mindanao. Oy, nag-release na daw, Kemerut. Marurut. Oo, si Vice President Lenny, ng kanyang report. Alam mo, nakabind siya, parang pang high school report. Taray! Yun ay plastic. Akala ko yung nakabind siya na, di ba meron yung binder na magandang klase? Okay, yung book. Yung na book form. Oo, yung pang-thesis. Yes, pang-thesis. Hindi eh, parang pang-term parang pang ano, term paper lang sa high school. Tay. Kasi hinawakan niyang ganyan, yung bang nababaluktot, tapos may plastic cover. Pang high school. Pwede pang hampas. Pero, ano, hindi niya yata binasa kasi naka-full live TV coverage pa yan, ha? Mga radios, mga TV networks. Tapos walang binanggit about yung content. Ang Kemerut niya is tulungan daw yung Mindanao. Eh, siyempre, of course, tutulong tayo sa Mindanao, pero bakit pa siya lumibas ng gano'n at ipopospon na naman niya? Kaya nga po. Bakit kaya? Siya kaya gumawa? Andaya. Siya kaya gumawa? Hindi natin alam, ano, kung siya ang gumawa. Kasi alam bakit mo, siya nag-compile. Oo nga, compilation. Pero bakit? Hindi man lang sabihin yung summary. Siyempre, pagka mga ganyan, dapat meron yan, executive summary. Dama. Sa simula, sa first page pa lang, basahin na lang niya. Mm-hmm. Executive summary, tapos iiwan niya. Kanino pala niya isasubmit yun? Gagawa-gawa siya. Kanino niya isasubmit? Wala, trip lang niya. Mm-mm. Kasi wala namang gano'n na kailangan magsasubmit ka ng report. Ewan ko ba doon. O yun, ngayon. Post na kaya sa Facebook? Page by page? Oo. May Facebook notes naman. Oo, meron. Pwede ba PDF doon? Ano, ay hindi. Pero Word. Pwede naman. Word? Hindi, JPEG lang? Pwede nang i-copy paste mo. Oh. Ah, talaga? Oh, i-copy paste mo na lang para mabasa naming lahat kung ano yung mga pinagsasabi niya. O di kaya i-upload niya somewhere, like sa Dropbox or for free download. Oo. Alam mo, yan ang una. Hindi pa ako nakaka-get over nga doon sa Christmas party natin. Nakakatuwa kasi nandun si Madam Mocha. Yes. Eh, si Madam Mocha nandoon. Tapos alam mo, naging alive nung nagsidatingan na nga, di ba, tayo. Mga panauhing pandamal. Oo, kasi naman eh, ano eh, 6 o'clock ang ano, call time. Dumating alas 8 pasado. Eh, ang fairy godmother kasi namin, hindi pa na-transform yung mga damit namin. Naghanap pa kayo ng kalabasa? Correct, kalabasa. Yes, kasi wala kaming karwahe. Alam mo naman si Bakla, di ba? Eh, yun, kaya na-late kami. Pero saya-saya, pati bati natin si Doc Willie Ong, di ba? Si Doc Willie Ong and si Doc Lisa Ong na nagpa-konsulta ang, correct. Ang Maui. Correct. At kompleto tayo. Yes. Kompleto po doon ang tambayan. Tapos ang sarap ng foodams. Oo naman. Ang sarap. Mm-mm. Grabe. Sayang kung ano, kung wala lang iba pang party. Kasi may tatlo pa akong, dalawa pa eh, ako pupuntahan. Ang sarap ng pagkain. Tapos ang hinahanap ni Bakla, 4x4. 4 kantos na gin, yun totoo. Oo, alam mo ba, baliw yun eh. Tapos alam mo, sorry, di ako nakapunta, batiin ko lang ha, si Dr. JJ Samara ng Crown Royal. Mm. Pasensya na, di ako nakahabol sa Christmas party nyo. Eh kasi naman, sobra ang trafication. Diba? Grabe. As in isang oras, eh si, ano nga, si Josa, diba? Si Josa, si Miss Maui, naglakad na nga lang siya in high heels, diba? Yeah. Diyos ko, 3 oras bago nakarating sa venue. Umistileto. Kasi, ano, Carmageddon daw. Yeah. Eh, lalo pa ngayon, lalong papalapit na, mm-hmm. I'm sure. No? Araw-araw na yung Carmageddon. Yes. So, kayo po mga katabi, huwag masyadong mainit ang ulo, diba? Tama po. Cool lang tayo. Mm-hmm. Ayun, at least nakarating. Hindi ako nakaget over doon. Tapos, hindi rin ako nakaget over do sa isang ano special na paraffol. Kasi naman, di ba? Nakita mo ba yung ano, yung ginawa ko? Kumandong ako. Oo. Lumingkis. Nakakaloka. Para tipid. Oh my God. Kasi tipid pa masahe. Diba? Alam mo naman, di ba? Pagka sa jeep, di ba? Less, ano ba yan? Kalahati lang yata, di ba? Oh, hindi ko na kasi nadala yung student ID ko. Akala ni Bakla masosolo niya. O ba, umeksena ka rin kaya? Buti na lang naunahan ko na kayo. Wow! Yeah. Sorry, Tuesday pa lang. Wow! Iyong-iyo naman ako. Ayan po si, ano, si Misa Mikmik. Alam niyo yan, nalaglag pa yan sa hagdanan nila. Tapos biglang tumaas ang hemline.
Ang sexy ng legs. Oo. Pagdating doon, ay naka-heels. Oo. Kasi minsanan lang talaga ako mag-heels. Talaga? Oo. Hindi ka naman na ano noon? Hindi na. Naman. Kasi yung shoes na yon, yung Aldo, mm-hmm. Eh, may pang shala. Oo. Shala-shala. Ay, nakuha ko yun sa ukay-ukay. Oh. Maganda pa yung ano. Oo. Pero ang ganda ng outfit mo, ha? Hindi siya masakit sa paa. Wow. Diba, kasi usually kapag ganong heels na maliit yung ano, masakit na yon for me. Correct. Siyo sa night. So, yung sarap-sarap suot. Tapos nakakatuwa rin kasi nagpunta sila attorney Darwin. Yes, nagpunta po. Siya. Sa kasino pa ba si Tom? Si Mark Lopez. Si Mark pala. Si Mark Lopez nagpunta rin. Mm-hmm. Tapos umexit na kami kasi lipat naman dun sa kabila. Sumasa kabilang party. Daming party. Oo, daming party. Hindi kasi naunang invited ako noon ni Attorney Trix. Kaya lang hindi ko nga maalala kung saan yung place. Tapos diba hiningi ko sa yung address sa binigay sa akin. Sabi ko kay sabi ni Bokla, anong gagawin natin? Sabi ko, edi ano, pakita lang tayo para at least nagpunta pa rin kami. Ito yung strength ng BDS vlogger. So pansin ko dun sa party. Mm-hmm. Na back-to-back parties. Oo, back-to-back. Yeah. Kala nila Miss Universe lang. Kasi maraming nagtatanong bakit may mga wala dun sa party natin, may mga wala dun sa party sa kabila. Hindi naman pwedeng laging tayong magkakasama. Oo. It shows the diversity. Correct. At saka, it shows the bond between the vloggers. Tama. At saka kahit na ano, friendship lahat yan. Yes. Nagkataon lang, hindi pwedeng, kasi ang layo nung isa, traffic pa. Coast to coast po yun. Coast to coast, north and south, yung isa sa Sulu, yung isa sa Batanes, ang hirap, di ba? Yes po. Kaya yun, doon nakapunta kami, sa nakakatawa naman sa kabila, si Doc Ethel, nandun naman siya. Doc Ethel! Oo, tsaka si TJ, tapos sino pa ba, mga nandoon. Ah, si attorney Tom Berenguer, nandun siya. Si attorney Trixie, attorney Amel, nakakatawa, kita-kita ulit kami after a long time. Ayan. Yun, so yun ang unang balita doon. Tapos ang pangalawang balita, pangalawa na hindi pa ako makaget over, yung sa SEA Games. Aww. Oo. Hindi ako, kasi yung sa SEA Games, hindi ko makalimutan yung kumaway-kaway sa akin si Aljon sa Longga. Nakarami. Kasi sa tapat ko talaga, VIP. Nagkaway-kaway akong ganyan, tapos kaway-kaway rin naman siya. Sabi ko, please, move on ka na. Char-char lang, ayun. Ayun, tapos sa anong mga ganap, di ba pagka uwi natin noon, ikaw ano, go ka na rin talaga, go home ka na noon. Mm-hmm. Hindi ka na rumampage pa. Ay, hindi na, kasi may kailangan akong i-prepare. Mm-hmm. Kasi mayroon din akong separate party na pupuntahan na following day lunch. Pero may potluck, so kanya-kanya bit-bit ng food. Prepare pa ako ng iluluto kong food. Yes, at saka ang dami pang ano. Pero anyway, nako, tutuloy natin ang ating balitaan. 12:50 na po ng hapon, magbabalik po ang tambayan. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Ah, alam ko na yung pangalan niya. Mamon. Hindi Mamon, ikaw na ba? Diba? Si Monching. Ah, tama ba? Yan ang nickname mo? Ay, hindi. Ano, Ram? Hindi rin. Ba? Ano mo? Mon? Mon lang. Pwede na. Ah, mas maganda kung Monching. Ah, hindi. Gusto niya Mon lang. Mon, ayan. Ang hi, Mon. Hi. Alo, may pag-ano talaga. Patuitas. Siyempre, dun muna. Umayos ka. Ayan po mga katabay, kasi pinagtitripan namin, guwapo kasi ang bagong technician natin, sana magpakita ka rito. Ala, Kuya Winner, hindi raw guwapo. Guwapo rin si Kuya Winner. Pero nalibago ko, kasi naka-hoodie, sabi ko, si Kuya Winner naka-hoodie. Patingin ko, ngayon tinanggal niya, lalong umano, tawag doon. Nagbago anyo si Kuya Winner. Sabi ko, wow, guwapings, di ba? May bagong heartthrob po dito sa DWIZ. Tama. Sorry, Boklo, kinokontak ka namin, hindi ka sumasagot. Okay, cannot be rich ka na correct. Daw. Correct, hindi ka na naman. Oo, cannot be rich na naman. Uy, batiin naman natin yung mga nakatutok sa atin. Bel Javier. Hello po. Timmy Marquez, hi. Advance, yes, advance Merry Christmas din sa'yo. Si Susan Winter. Tapos si JD Cruz. Angel Balagtas. Sino pa yung mga iba? Ay, mga regulars natin. Oo. Sina Elizabeth Levy po. Ayan, si Elizabeth Levy. Ate Dansky Altamirano and sa inyo pong husband. Buti naman po naka-recover na kasi miss nagkasakit yung husband niya recently. Isasend ko na, Elizabeth, yung kanyang in-order. Malapit na, isasend ko na. Pagkatapos, sino pa bang mga ano natin? Ah, ayun nga.
yung ating ano, 'di ba, recently itong si ano Monson. Over the weekend. Yes, naging over prof the week. Naging prof mo rin? Saan? Sa Econ 11? Hindi, Economics 100.1. Wow, meron kang subject na ganun? Sa course ko kasi. Ano? 100.1. 'Di ba ano 'yan? Macro? Macroeconomics. Oh, mabigat, oo. At talaga? So course kasi namin, meron kaming apat na required. Hindi na yan yung big class. Yan yung big class. Tapos may small class. Sino sa small? Siya rin sa small. Siya rin yung small class. Ay, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Kasi ang style namin noon, may big class. Alam niyo kasi sa UP, merong big class na ilan tayo noon? Parang mga 300 classes 'yon. 3-4 classes. 3 or 5 yata. So sabi natin 60 times 5 o di mga 300 students yon. Tapos magbe-breakaway yan on specific dates. Iba-iba, may Monday, Tuesday, sa ganyan. Smaller classes. Pwedeng siya pa rin, pwedeng ibang teacher niya. Ang style kasi namin, hindi siya ang kinukuha namin for the smaller classes. Sa lecture siya, di ba may lecture? So sa lecture si Winnie Monsod, tapos sa smaller classes naman, ang kinukuha namin yung mataas magbigay ng grade. Yung experience ko sa kanya, ano siya mahilig talaga siya sa audience participation, aka graded recitation. Ay, ganun siya, scary. Memoryado yata niya yung libro ni ano eh, yung makapal na economics book. Yung Paul Samuelson. Oo, ni Paul Samuelson. Alam mo pa? Oo, Paul Samuelson. Anong ginamit sa macro? Siya rin yata. Siya rin? Oo, kasi talagang ano siya, graded siya. Halos memorize niya lahat at style niya kasi o-order yan ng ano yan. At tubig, di ba? O kape. Kami doon, kape. Yung tubig siya lang sa amin. Sa inyo, tubig. Nag-smoke rin ba siya sa inyo sa stage? Ay, hindi. Pero may... Ayoko na sabihin. Hindi ko alam kung nag-smoke siya. Hindi ko maalala, ha? Sa amin, hindi siya nag-smoke sa stage. Pero may hawak siyang ano. May hawak siya, di ba? Parang, iba. Hindi ko alam, ganun. Oh, hindi ko alam kung ano yung hawak niya, eh. So, sa baso. Oo, baso. Basta palagi may baso siya. Kasi, on the rocks. Oo, yata. Parang ganun. Kasi, kasi ano yan, eh. Mag-excuse siya, tapos iinom. Eh, syempre, poise na poise pa yan. Tapos iinom yan. Tapos saka siya magsasalita, di ba? Magaling siya magturo, actually. Eh, ngayon, based sa kanyang, sa Inquirer, may lumabas na sinulat. Na may copy ka? Ah, sige. Anong sabi niya? Dali. Kino-congratulate kasi niya ang ano she's eh. She's congratulating the Duterte administration dahil na-alleviate yung poverty. But her congratulations don't come with ano reservations. Meron siyang mga ano. Uh-oh. Meron siyang mga puno doon. Kasi ang sanabi nga niya, ibig sabihin yung level daw ng kahirapan sa ating bansa ay bumaba from 17.9% naging 12.1% na lang or almost 6 percentage points na bumaba. Okay? So actually 5.8 kasi pag 17 minus 5.8 12.1%. So bumaba ang level ng kahirapan sa bansa. So ito ay actually magandang balita kasi this translates daw to 5.9 million people at 1.1 million families. Pag family, assuming natin mga apat bawat pamilya. So ganyang karami ang mga at least umangat ang kalagayan. Nagulat nga ako na nag-post siya ng ganito. Ano nangyari? Sa lola niyo, bigla niyang pinraise, bigla niyang kinongratulate ang Duterte administration. Pero meron naman siyang sinabi rin. Ano sabi niya? Parang, it must be said though that after that spectacular performance, family and population poverty increased, then decreased ever so slightly. During, kasi nagana siya ng historical analysis. Tapos meron din siyang pinoint out dun sa Although, sa pangkalahatan, bumaba yung poverty rate sa Pilipinas. Kailangan din tingnan per region kung ano ba yung system. Because there are regions na iba yung poverty threshold kumpara sa iba. So, yung sa mas madaling mabuhay, mas kaya mong mag-thrive in Central Luzon kumpara kung nasa Ilocos ka or sa Mimaropa area. And then, sa Davao, sa lugar ni President, bakit daw hindi ganun kalaki yung ano poverty alleviation. Yes. Meanwhile, doon naman daw kay sa area ni VP Lenny,
mataas, tumaas yung ano, mas gumanda yung ang ano, buhay, ang standard of living dahil nga sa mas maraming nakaangat. Uh-oh. Hello, sa Albay nga dami pang walang kuryente hanggang ngayon. Ang pina-point out ni yung comparison ni ano ni Maring Winnie. Doon daw sa ano, nagka surprising daw na mababa lang yung level ng pagbaba ng poverty sa Davao considering it's the president's favorite city. Mm-hmm. Or baka naman daw kasi he's just favoring his business friends para instead of looking into the ginagawan poor. Ginagawan talaga ng ano. Meanwhile issue naman daw, kay ano, kay sa area ni VP Lenny, considering mababa yung konti lang yung resources sa Bicol region, tumaas yung gumanda yung level ng poverty. Na-alleviate yung poverty level nila. Magamilaylayan. Most likely, it's an effect daw of good governance. Oh, well, whatever. Still, ang kinongratulate niya, si Duterte. Duterte administration, which is naman talagang ano, maraming economists, alam mo nung nasa Senado ako, nagkakaroon ng mga pagpupulong kasi doon ang mga top economic managers of the country. Yeah. At lahat sila unified. Unified ang sinasabi nila na talagang umaangat ang level ng ang economy natin. Nag-i-improve talaga. Mm-hmm. Uy, batiin muna natin pala si Jeff. Jeff, hi! Hi, hello! At saka si, of course, the class valedictorian, Annie Gatchalian Agni. Ay, hello po! Sabi niya, baguhan a keys dito, sabi niya. Sino po ang kasama ni Atty. Nick Langit? Siya po si Doña Mikmik. Ay, ano? Annie Gatchalian Agni, ako yung ano, ako yung game master din sa show ni, ano, ni Madam Mok at saka ni Drew last year. Na sumasagot-sagot yan, kinokontak ko yan noon. Ayun, oo. Namiss na kita, Madam Agni. Gatchalian Agni siya, Madam Annie, Gatchalian Agni, kasi siya yung class valedictorian Victoria natin. Ayan. Naka-gold medal na ba? Correct. Oo. Ano, accelerated pa yan. Oo. Nag-ano na yan. Nagtitik na ng graduate courses. Love na love natin yan. Of course, si Joshua Feria, Gina Isaac, Marie Owishi. Ano po, Miss Marie Owishi? Ah, kilala mo rin siya? Regular din siya. Ano yan? Oo. Best in attendance. Best in attendance. Ang dami nila eh. Ayan, Judy Erica Corpus. Ayan, ang dami. Sige po, pusuan nyo po lang to. At saka, ano, like nyo po ng like. At share nyo po ng i-share. Sabi ni, si Ma Girlie Alvarez, hi also. Sabi niya, hi Atrinik. At saka kasama nyo daw. Ayan, ay, si Faye po siya, ang diwata ng DWIZ. Sa gabi, Doña Mikmik. Miss Ketchup yan sa Gay Beauty Contest. Kaloko. Kontesera yan. Kasi ayaw niya tanggapin na kumakain siya ng Prince Prize. Ay, hello din pala kay Tiffany Lucas. Hello, kapwa kakulot. Oo. Ayan. Eh, tapos ano pa nga, ang ito nga nakakalungkot lang. Kasi hindi binabanggit sa media yung bagong mga trend ng PNR. Oh, yeah. Anong balita natin dyan? Ayan, starting today, meron ng mga trends ulan. Yung ilalabas na yung mga ano, bagong trend ng PNR. Tapos may mga biyahe pa Tutuban. Mm-mm. Tutuban Alabang. So, magandang balita po sa ating mga nag-Christmas shopping sa Divisoria. Yes. Kasi hindi na ganun kahirap bumiyahe. Tama. Eh, mas comfortable na bumiyahe. Lalo na yung mga, syempre pupunta tayo ng Divisoria kung pag mamimili tayo doon, hakot. Mm-mm. And ako, nagsha-shopping ako din sa Divisoria every now and then. Experience ko yung hirap ba bumiyahe, mag-bitbit. Tama. Tapos syempre, hindi naman at all times eh afford natin mag-grab or afford natin. Mm-mm. At saka namimili diba? Kaya ang Grab ngayong mga panahon nito, namimili talaga sila. Hindi ko lang alam kung anong estado na ngayon ng ano ng Divisoria at saka yung bandang yon, ano? Uh-uh. Kasi 'di ba Christmas, hindi ko alam kung mas malinis na yung night market nila. Kasi dati rumampage ako diyan eh. Oo. Ang luwag, ang linis-linis. Sumakit ang aking ano, ang aking bukong-bukong ba tawag doon? Yung uncle. Uncle, oo. Sakong ba yun? O, sakong. Ang sakit kasi lakad ako ng lakad tas mali-mali pa ang pinusukong. Kasi naghahanap lang ako ng kalamansi. Ay, oo, kalamansi. Bibili ako ng kalamansi. Para kumbali. Nauwi tuloy ako sa Chinatown. Sa Chinatown Museum. Ang daming lemon doon. Daming lumabangkit. Ang daming lemons. Hinahanap ko. Kalamansi. Kanyan ako kabuang ba? Hanggang sa nakarating naman ako sa Chinatown Museum. Oo, diba? Oo, tapos nakapasok ako. Ganyan, naka-FB Live ako noon. Nung hindi pa ako binabastos ng Facebook.
Alam mo, style talaga ng Facebook ngayon, aanihin ako, nasabihin ganyan, di ba bawasan, walang makakakita. Mm-hmm. Tapos biglang magpapadala ng picture na sabihin, gusto mo i-boost ito? Para ay, sa mga, uso yan ngayon, hindi lang sa Facebook, pati sa ano, yung sa talaga, online business, talaga, sa e-commerce, mga internet. Iipitin ka, tapos iaano sa'yo, tapos ihingi ng pera. Ano, mag-i-email pa sila na, mm-mm, ano, your competitor hired us to, mm-mm, destroy your website, channeling. Hala. We are not ano here to tell you about that, but we are offering, we are not telling to hire our services, but we're just telling you about this, ganyan-ganyan. Pwede naming stop. Hala. Basta, you match your competitor's offer. Alam mo, us. Maganda pag-usapan natin yan. Sige, kasi interesado ako dyan. 12:30 na po mga katambay. Magbabalik ulit ang tambayan. Yeah. I gave you my heart na yan. Tama, I gave you my heart. Ano kaya yan? Last Christmas. I gave you my heart. Ikaw talaga. Ayaw mo tanggapin ang heart ko. Namimili ka? Gusto mo si Diwata? Namimili kayo ang puso. Pusong mamon. Wow. Kasi ano yan eh, kontesera kasi ito eh. May binabati ko nga po pala, yung makasama ko sa Christmas party kahapon, mm-hmm, si Neil, si Jean, si Alvin, si Ate Beng, and si Jenny. Hello, hello, sarap ng foods. Wow. Ayan, tapos binabati ko rin itong sina Rosemary Malabon. Hi. Ay, sabi hello niya ganyan. Eh, sabi niya Nick and Pretty Faye. Wow, may pa pretty ka na ngayon ha. Ang Aliwalas at Kilig Monday. Sabi niya ganyan. Tapos sino pa ba? Si, of course si Susan Winter. Ang dami niyang pinopost kaya hindi ko mabasa, ang bilis eh. Vinny. Oh, si Vinny rin. Sa lahat ng mga OFWs natin, yes, ha, mga mahal nating OFWs. Ayan. Ating mga bagong bayani. Correct. At saka alam mo, pagka dumadating ang Pasko, may mga ibang OFWs na nalulungkot. Ay, yes. Oo, kasi hindi nila nakakasama mga mahal nila sa buhay. Mm-hmm. Skype na lang sila or Viber. Ang diba? Hirap pa naman yung nasa ibang lugar ka, mm-hmm, na ano ka ng Lumbay. O, at yung mga lugar na walang Christmas. Yes. Meron ganyan lang sa Middle East, di ba? So para sa kanila, ordinary day lang. Siyempre, nami-miss nila. Oo, Brunei. Nami-miss nila. So don't worry po kasi sasamahan namin kayo. Sisiyahin namin ang inyong mga Pasko. Opo. Wherever you are around the world. Ayan. O ano yung chika natin kanina bago tayo nag-commercial break? Ang dami. Ang dami. Pero next time, meron lang akong isang commentary kay Maring Winnie. Sige, sa, go. Kasi, syempre, ano na naman to. Pag binasa nyo ng buo yung article, mm-mm, it would cause na naman a few divides, mm-mm, ganyan. Kasi mm-mm nga, kukongratulate niya, tapos parang babawiin niya yung congratulations, not without reservations. Mm-mm. Pero, magandang ano, magandang basahin po natin yung article ni Maring Winnie na yun. Kasi we can have a better perspective sa kung paano ba yung sitwasyon ng poverty sa ating bansa. Mm-mm. And it gives us better insight. Mahalaga rin na makita na na feature kasi doon na yung Philippines, we're thriving on two economies, sa rural, mm-mm, and sa agriculture, mm-mm, and sa urban naman yung manufacturing. Mm-mm. And ito rin yung mga types ng industries kung saan nag-thrive ang ating Southeast Asian neighbors, mm-mm, like Vietnam, mm-mm, ganyan, and also Korea, doon din naman sila nagsimula. So ngayon, through the President's Build program, mm-hmm, sa manufacturing aspect, mm-hmm, nagka-thrive na tayo. Mm-hmm. So, we are still doing ways to improve the agrarian sector. Yes. The agricultural, which we should, ah. Yes, oh, the agricultural sector, mm-hmm, through agrarian reforms, mm-hmm, and the tariffs. Mm-hmm. I believe na mas kailangan ding, mm-hmm, improve yung, mm-hmm, sistema na yan para hindi lugi ang ating mga magsasaka. Tama. So, kung magsasabay sila, yes, mauunlad talaga yung, mm-hmm, ating ekonomiya. Ang laki ng singil pagdating sa bigas, ano? Yes. Pero ang itlit lang pala ng binabayad sa mga magsasaka, oh, natin. Sana, ano, no, yung ayusin yan, ano, para, mm-hmm, hindi sila nahihirapan. Oh. At saka pati yung water. Meron ako nabasa somewhere na yung tubig daw sana gawing libre na sa mga magsasaka natin. Kasi kailangan yan. Diyan nakasalalay ang bansa natin, mm-hmm, ang kabuhayan at ang bituka. Yes. Ang mga bituka ng mga Pilipino. Ay, diba? Sabi ng teacher ko nung elementary, ano ang bawat butil, huwag ka na daw kumain ng Prince Fries. Sabi niya. Ang bawat butil ng bigas or ang bawat butil ng kanin na kinakain, mm-hmm, natin, katumbas ng patak ng pawis ng, wow, ating mga magsasaka. Naiyok na.
Pero kung sinasabi sa akin palagi ng aking yumaong ina, ang palagi niya sinasabi, ubusin niyo yung mga mumuno yan, huwag kayo magtitira. Ganyan. Huwag magtitira sa plato. Kaya talagang, ano, tawag doon, sinop? Masinop pa yun? Yung talagang, wala, malinis ako pagka kumakain. Wala akong natinitira kahit na mga, yung mumu is yung natitirang yes. ano, kanin, di ba? Mm. So, iba pa yun sa nakikita ko. Mumu. O yun, nagko-comment, sabi ganyan, sana daw mag-Mangko Thursday daw bago magbagong taon. Yes, magkakaroon yes, tayo po. Niyan. Oo. Tapos si Wendell Castillo, batiin din natin. Lito Altares, Shera Layug, Fe Alegre Gulia, of course si Anna Merhanbuk, at saka si ayan, Elmer, at saka yung maraming-maraming pa yan. Ngayon, yung speaking of yung sa sinabi mga agriculture, dapat yan ang talagang tuunan ng pansin. Mm-hmm. Kasi meron ko nababasa na yung secretary daw ng Department of Tourism natin, ang pinupush niya is mall tourism. Bakit mall tourism? Mall tour? Bakit mall? Bakit kailangan mo i-promote ang mga mall? Sa abroad nga, nagsasara na yung mga malalaking malls nila. Yeah. Kasi ang mga tao ngayon nagsishift na to online shopping. Mm-hmm. Speaking of online shopping, bago tayo magpunta doon sa mall tourism. Oh, sino, ano, have you sino nakapag-mark yourself safe sa 12-12 ng Shopee at Lazada? Alam mo, Jennifer, pa ako nakaganyan. Pero anyway, yung online shopping na yan, di ba? Yan ay, I think, trend na yan eh, in the of the future. Ano? So, yan, yung mga ganyang mga bilihin. Dati nagkaroon tayo dito ng guest from DTI na sinasabi, be careful, importante daw, tingnan natin, reviewin natin yung mga sinasabi ng mga ibang buyers para ka ma-ascertain or maging sure ka na yung bibilhan ay hindi ka lulukohin. Mm-hmm. Kasi minsan, di ba, mag-order ka ng ano, face mask tapos kasya lang sa ilong mo lang. Yeah, oo. May ganun eh. Mm. Oo. Pero ang dami tayong mga OFWs na minsan nag-online shopping sila among themselves, di ba? Yung nag-promote sila na may mga products silang binibili somewhere tapos ibibenta sila sa mga kapwa Pilipino rin, di ba? So, yan. Eh ngayon, bakit mall tourism? Eh, ang dami natin pwede i-promote sa Pilipinas na sites, di ba? Ang gaganda, like Siargao, El Nido, ano pa ba, Amanpulo, even Boracay na nirehabilitate na, di ba? Bakit ano? Ang kanyang focus ay malls. Oh, bigger revenues. Oo nga eh, malls, ano yan, oligarch na naman. Diba? Ilan-ilan lang ba yung mga nagmamayari ng mga malls sa Pilipinas? Ilan lang, di ba? At saka, alam mo ba, nakabasa na ako ng isang kontrata ng mga ganyan, mga mall. Pagka ikaw ay tenant, ibig sabihin na meron kang stall or meron kang shop sa loob ng mall, yung mga kontrata nila, nakalagay doon na yung kita mo, nakakonect din sa computer nila. Kaya alam nila kung magkano sales mo for the day. Kasi bukod sa babayaran mong renta, let's say magbabayad ka ng, sabihin natin, 10,000 a month doon sa space, espasyo, 10,000. Bukod pa dyan, plus a certain percentage ng iyong kita. So kung malakas ang kita mo, may dagdag pa yung mall. Para namang... unfair. Ganun ang mga kontrata nila. Nagugulat ako ha. Siyempre tuso, di ba? Pero sa accounting kasi... ibibase mo yung rent, yung lease, sa ino-occupy mong space. Ibig sabihin yung lupa. Yeah, so, doon mo yan i-coconnect. Bakit mo i-coconnect sa sales? Bakit sa sales? Siguro nagtatry itong mga owners ng mall, lalo na yung mga financial managers nila na sayang yung kita. Na since, kunyari, boom na boom yung isang store, mas malaki ang kanilang dapat kunin imbis na yung space lang. Kaya, ang lakas na kumita ng mga malls. Malls at ang kawawa yung mga maliliit na hindi masyadong nagkakabenta. Kawawa yung mga startups, yung mga local. Yes, oo. At kaya ang mapansin nyo sa mga malls, di ba, nagkalipa na yung mga stall-stall lang, yung mga sa tabi-tabi, di ba? Yung mga nasa gitna-gitna na kiosk. Correct. Ako, inabot na naman tayo ng ano, commercial break na naman. Alam nyo, mabenta kami kasi dalawa eh. Okay. Ang oras po ay 12:46. Yes, so babalik kami. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Happy Monday! Happy Monday po! We will give you our hearts! Although may nagmamayari na kanina. Bye-bye! Uy, umiti siya! Wala akong binabanggit. Single ka pa ba? Single ka pa? Ay, hindi na daw. Ala. Okay lang, hindi na ba kami selosa-selosa eh. Oh, yung mga ano, katambay natin sa abroad, ha? Kailangan happy-happy lang po tayo, yes, no? Po. Oo,
So, lalo na magpapasko na, kahit na mamimiss nyo ang inyong mga loved ones dito sa Pilipinas, eh isipin nyo na lang na kasama nyo pa rin kami lahat. True. At we always pray for you, at saka nakatutok nga si Madam Mocha. Yes po. At nakikinig siya ngayon, di ba? Nanonood din siya. Hi, Madam! Hi! Enjoy, super enjoy ang party. Madam, ano, may naiwan yata kaming raffle dyan. Pupuntahan namin ni, ano, ni Diwata, si ano, si Doña Mikmik, pupuntahan ka namin ha. Kasi hindi ko na-claim yung ano ko, raffle eh. Yung raffle ko ng mga ano, 5-10. 5-10. Ibang klase, di ba? Ayun. So, yun nga. Yung tukos sa tourism, dapat i-promote yung tourism ng bansa, hindi yung mga malls. Mm-hmm. Kasi hindi kailangan yan eh. Tsaka wala, mas importante talaga yung i-promote yung mga, ang gaganda, alam mo, pagka umikot ka talaga sa Pilipinas, ang gaganda ng mga lugar natin dito. Ang heritage sites natin, ang dami niyan. Ano pang mga pwede i-promote? Yan, heritage sites, museum. Museum, tama. Tapos, sa akin, ang siguro dapat mas mag-invest on accessibility yes. sa transportation kasi yes. it still takes a lot of effort para makapunta sa mga magaganda nating lugar. Tama. Accessibility and of course yung mga amenities na ano, common sa mga foreigners. Kasi minsan may hinahanap sila. Uh-oh. Like for example, yung water, importante yan sa kanila. Kasi yung iba naman dyan, hindi naman talaga kumakain. Gusto nila tubig, di ba? Yeah, and internet. Internet. Yung Wi-Fi. Access to internet. Oo, lalo na pagka nag-FB live pa yung mga yan or mga vloggers, di ba? At umikot-ikot. Yeah. Lalong mapopromote ang Philippines. Hindi malls. Wala ka naman makikita sa malls eh. Oo, at siya maganda rin mag-invest sa mga tao mismo. Like yung mga travel vloggers. Mm-mm. Bigyan sila ng programs na ma-incentivize sila. Tama. Kasi they're the ones ano eh, shelling out their own time, effort, money. Nagpa-file sila ng leave para lang makapunta sa tourist destination na to. Although and they blog about it. Although yung iba naman dyan, hindi naman marami, pero yung iba dyan, kumikita rin. Kasi kung nag-YouTube sila, nababayaran sila, di ba? Mm-hmm. Pero still nga, dapat yung ating mga places ang dapat puntahan. Yes. For example, mga sementeryo, bahay ng mga multo. Haunted house. Haunted houses. Ako lang pala yun. Ako lang pala yung vlogger na gano'n. Uy, ako rin naman. Yung sa bahay. Ah, talaga? Ay, yung diplomat? Oo. Yung diplomat hotel? Pero taon-taon, may nagsin yung diplomat. Kasama sa tour. Pagka nag-vlog na ako, ayan, pupunta ako lahat ng mga madidilim na sulok ng Maynila. May mga anino sa dilim. Charot, bar pala yun. Mga bar. Nakapasok na ba kayo sa bar, Mon? Hindi pa? Nakapasok na rin? Anong yung mga bar? May anino sa dilim? Anong ba yan? Anong bar yan? Yung bar na may mga pole dancers? O yung mas gaganon-ganon lang? Di ba? Paano ba yan yung gaganon? Ano ba? Mga bar na tugs-tugs-tugs lang? Bar na tugs-tugs-tugs lang. Ganun lang? Huh? Walang kwenta? Walang kwenta. So, gisado si Mon. Lunes na lunes. Oo. Ay, libre kami sa Friday. Gisado mo. Hala, kinakalanta rin. Uy, Lunes pala. Behave tayo, behave. Okay, ito may proposal pala ang House of Representatives na by next month, magkoconvene na daw sila as a constituent assembly. Oh. Ang ibig sabihin niyan, pag ginawang constituent assembly, ay magpropose sila ng amendments o pagbabago sa constitution natin or sa ligang batas. Kasi maraming paraan para baguhin ang constitution. At ang nasa batas lang, nasa constitution natin, ang Kongreso pwede mag-convene separately yan tapos mag-vote sila separately para magkaroon ng i-convene sila as a constituent assembly kasi ang isa sa mga pinopropose nila yung mga economic changes. Okay. Alam mo, payag naman ako dyan imbis na yung mga 60-40. Yeah. Ang hindi ako pumapayag, alam mo ko ano, yung sa akin personal opinion ko, no? Ayoko na yung land, yung lupa natin ang magmamayari foreigner. Yun ang ayoko. Yes. Kasi ang nakikita ko, ito pangitain ko bilang isang psychic, ano? Kasi tayo ay, di ba, sinakop tayo ng mga dayuhan. At ang ginawa nila syempre yung forced labor, ganyan ang ginawa nila sa atin. Ngayon hindi na ganoon ang labanan eh. Ang ginagawa naman nila economic colonization. So ang tatry nila na mag-colonize
on the basis of economics. Eh, ang nakakatakot yung lupa, kasi alit lang naman ang Pilipinas, di ba? Ang daming walang tahanan sa atin. Mm-hmm. Kaya nga, yung iba, yung mga middle income families or yung mga OFWs, kumukuha sila ng vertical condos. Yeah. Oo. Kumbaga, hindi mo man pag-aari yung lupa, at least yung building na nakatayo yung sa space, lupa, may portion doon, di ba? Mm-hmm. Yung unit. Eh, tapos, nung meeting kasi kami dati nun sa Senado, yung mga Chambers of Commerce, talagang very very aggressive. Sabi nila, ang rason nila, mag-invest daw sila ng malaki sa Pilipinas, eh gusto nila, yung lupa man lang, makuha ng companies. Bakit nila kukunin ng lupa? Kaya nga. Eh wala na nga lupa ang mga Pilipino, walang matirahan, ang milyon-milyon, walang mga tahanan, di ba? Tapos kukunin ng mga dayuhan just because may pera sila. Yun ang hindi ako payag. Renta, pwede pa. Magrenta lang sila, i-develop nila, pero hindi pwedeng sa kanila mapunta yung titulo. Kumbaga, pag nirentahan naman yan, makukuha nila yung benefits eh, kasi nakatira sila, di ba? Naka-rent, pero nakikinabang tayo. Pero at the end of the lease term, out pa rin sila. Sa Pilipino pa rin yan. Mm-hmm. Mahirap yun eh, kasi pag kinuha nila yun, wala. Alam mo, kasi pagka ikaw may-ari ng lupa, everything, even under the soil, kung merong mga gold, gold, oil. Other minerals. Yeah, and then sa BGC, mm-mm, kaya mm-mm, maraming may gustong mag-invest doon, kasi mm-mm, yung lupa, at ilalim niya, adobe. Mm. So, yun yung habol nila. Adobe for Photoshop? Joke. Ano adobe yan? Yung adobe na, sa mga hollow blocks? Oh, parang ganun. Yung mga adobe na soil. Soil. Oo. So, yun yung isa sa mga pinaka matitibay na uri ng correct soil. Eh. Naalala ko, sigit ko lang, segue ko lang. Kasi yung sa Albay nga, sinasabi na ito out of topic lang, pero yeah, di ba sabi nila na yung poverty level tumaas, Pero bakit up to now, 15 days na, wala pang kuryente yung mga ibang lugar dyan sa Bicol, sa Albay? Kasi, di ba dumaan yung Tisoy na bagyo, di ba? Mm-hmm. Up to now, please tingnan nyo po yan, yung ating Department of Energy. Yes. At saka yung DILG. Uh-huh. Ang hirap kaya, 15 days, wala kang kuryente. Ay, nakaya ko yun, 6 months. 6 months? Oo, nung na-Yolanda kami, 6 months. Ay, grabe. November 8, nawalan ng ilaw. Tapos, bumalik na yung ilaw sa amin, March. Mm-mm. Ang mahirap, okay lang kung may mga delata ka makakain. Uh-oh. Pero paano kung nakadepende yung food mo sa refrigerator? Yeah. Sira lahat yun, di ba? So, please, tingnan nyo po kasi, kawawa naman, kasi food is very important sa lahat ng mga Pilipino. Saka pa-check rin po yung water supply. Tama, water kasi supply. Kasi at least dun sa Yolanda, at least dun sa area namin, na wala man kami ng ilaw, dire-diretso yung water supply namin, hindi kami naputulan. So, okay lang. Okay lang, pero ang hirap kung lalo na kung walang tubig, Please, tingnan nyo po ha, yung mga kinauukulan natin dyan. Tingnan nyo po yung mga kalagayan ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Davao, sa yung Nilindol, kamakailan lamang, kundi pati yung mga nasalanta ng bagyong Tisoy. Yes po. Hindi lang siguro sa Bicol region, pati yata sa Mindoro or Masbate or Quezon. Basta yung dinaanan, kasi may mga ibang lugar dyan na wala pa rin kuryente up to now. Yes po. Yan. O, ano pang chika natin ngayon? Ay, ano rin po pala, call to action. Hindi man call to action, pero iba yung pag-iingat, lalo-lalo na po kasi ngayong holiday season, marami na nagsisiuwian papunta sa mga probinsya. Talamak ngayon yung mga aksidente, yung mga road accidents. Correct. So just over the weekend, merong isang bus tsaka isang van na nagsalpukan. So parang there are 30 plus injured at meron pong limang nasawi. It's on its way to Tacloban, tapos sa Quezon dumaan. Eh, yung mga kalsada ng Quezon, lalo na kung alam ko hindi na dumadaan yung mga passenger buses sa Bitukang Manok, pero sa ibang daanan, ano pa rin. Oo. Kasi di ba may mga nag-landslides dyan, hindi madaanan. Pero sana isipin, i-prioritize ninyo both tubig at kuryente. Mm-hmm. Kasi ang mga tao, hindi sila makakommunicate dahil walang kuryente, hindi sila makacharge ng mga telepono nila. Mm-hmm. So, paano natin malalaman kung ano na nangyayari sa kanila, di ba? So, importante yun. Plus, tubig. Yes. Importante yan. So, please, tutukan nyo po yan. O, ipatingin natin. Si Joanne Su, sabi niya. Ay, hello po. Yes po, sabi niya. Pati yung mga barangay na hindi abot ng relief goods delivery. Tama, because of landslide sa Lindol. He coordinated with local officials and organized their own relief. Okay, si Capilio Saledesma Mark V. Ayan. Urban Liberato. Tapos si Migs Garcia, medyo mahaba yung sinabi niya. Sabi niya, sana nag-expose, sino nag-expose sa mga anti-Duterte na blogger na sila Jover, pati yung Lenny Leaks dati, kung wala ka alam, manahimik ka. Hindi ko maintindihan ang haba. Ano yung sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. So anyway,
i-short nyo lang po para mabilis namin mabasa. Yes po. Oo. Ayun. Tapos sabi pa nito si Hilda Reloche Makahilig. Sabi ay, hello na, po. Kami dati 2007 ata, 2 months walang ilaw. Oh, yeah. Grabe. Hirap talaga. Ang hirap. I can just imagine kasi tayo dito, 30 minutes lang na walang kuryente, reklamo na tayo, di ba? Kasi paypay galor ka, di ba? Yes. Lalo na kung wala kayong abanikong gawa sa Espanya, di ba? Konnichiwa, Andrea Jeong. Sabi niya ganyan. Salamat naman at maganda mga topics today. Ay, hello po kuya Aaron Santos. Hi, oo. Aaron Santos, hi. Dahlia Munro. Ayan. Kawawa talaga sila. So sana matulungan natin sila, mapaayos na yung kuryente at saka yung tubig nila. Okay, ano pang chika natin? Naku, mabilis na naman matapos na naman ang oras. Gahanap ka pa ng chika, patapos na tayo. Wala lang, feeling ko lang, gusto ko lang. Bakit ganitong buhok ko nangyayari sa buhok ko? Ayusin ko lang. Ayun ayan po, maraming salamat po at sa pakikinig at pagsama sa amin today dito sa Tambayan. Hello po pala kay Chas Basen ng Tacloban City. Hi, Chas. And ayun po, kasi malapit na ulit kami magtapos. Ako, nakakainis. Ang bilis na, no? Ang bilis na oras. Pero don't worry, magkakasama ulit namin kayo bukas. Kami dito, mga katambay. Ang susunod na programa po ay Pilipinas Ngayon. Kasama po sina Loli Acosta and Yusek Robert Rivera. Ano po, we wish you all a very Merry Christmas in advance. Yes po. Okay. Bye! Bye!